Magandang hapon po sa inyong lahat. Pag ikaw nakaranas ng symptoms na may sakit kang nilalagnat, inuubo, or nag-LPN, magpa-check up na agad sa doktor para sa ganon malaman kung ano yung symptoms. Isa kong COVID patient, hindi ko alintana yung mga masakit ang katawan. Sakit lang ang katawan ko, yung mga kalamnan kamasakit. Nag-busy sa trabaho, pero hindi ko alam na ito pala nagsasign na ng symptom ng COVID. Hanggang sa inubo ko, pag inubo ka, napakahirap. Dinidel mo ko pa rin. Gawa ka ng gawa sa bahay, trabaho, trabaho, pero hindi mo pa rin siya alintana. Yung pala nagiging malupa na. Bilang patient ng COVID patient, inaano ko na maging maingat sa lahat ng symptoms na mararamdaman sa katawan. Kasi hindi biro, ang hirap na dinanas ko. Halos nahirapan ako. Pero pasalamat lang, malakas tayo sa Panginoon at maraming nagdadasal. Nalampasin ko ito. May mga ilang gabi kong hindi nakatulog. Pag ako yung natutulog at nakahiga, hindi ako makahinga. Yung fluid na white na siyang bumabara sa aking lalamunan, siya ang pumapatay para hindi makahinga. Halos nalulunod ka. Ang ginagawa ko para lang makakuha ko ng style ng pagtulog, uupo ako, yuyok-yok para makahiga, makatulog. May term na natutulog akong nakatayo sa hirap ng dinanas ko sa COVID-19. Talagang masasabi kong face guard. Pasalamat sa Lord na nakaraos ako. At naranasan ko talaga yung umuubo ka. Sumasabay yung ihi at dumi. Pasalamat din ako sa mga ka-office ko sa health office. Talagang pinirasigin nila na ipasawab ako. Doon ko nakita na ako ay isang COVID patient ng January 18 na trace na ako isang COVID patient. Umatanggap ko yung resulta. Pasalamat din po ako kay Dr. Angelica Braganza at kay Dr. Amor na silang nag-push na magpa-swab ka, kay Maricho at kay Erby na magpa-swab ka na para ma-sure ka na ikaw ay isang symptomatic na. Kinagabihan, matanggap ko ang result. Naiyak ako kasi positive patient na pala ako. Tapos, doon ko nalaman, 8 sa kasama ko sa bahay, nahawaan ko. Bali, 5 sila. Pati yung ate ko na siyang tumulong para i-massage ako, nagka-positive. 4 sa pamilya ko ang nagkaroon. Bali, 5. Naiyak ako kasi wala akong magawa. Kasi ito ang routine ng buhay ko. Bahay, trabaho. Isa akong frontliner. Kaya lang dumarating din sa punto na dadapuan ka ng karamdaman. Kaya nung malaman kong positive din yung pamilya ko, nasad ako kasi nadamay ko rin sila. Akala ko baliwala. Kasi syempre, nag-ano tayo, baka sakali, baka makaraos, makaya o ano. Yung pala hindi. Nasad ako kasi 9 days kami sa bahay. Akala ko gagaling ako.
minum ako ng mga antibiotics, binigyan ng Dr. Jerry, minum ako ng mga luya, mga down-down, suob-suob, hanggang sa kung ano-ano ng ginagawa ko para ma-relax yung katawan ko pagpawisan. Second swab ko, nasad ako kasi positive ako. Napilitan akong umalis ng bahay kasi gumaling yung dalawa kong anak. Napasalamat ako kasi gumaling. Kaya napilitan akong umalis ng bahay namin para magsama-sama yung negative at hindi na ako makahawa. Pasalamat naman, wala naman akong nahawa sa community, kundi sa pamilya ko lang. Ito ang masasabi ko. Pag nakaramdam ng kaiba sa katawan, pagpa-check up na, huwag hintayin lumuha. At pasalamat ako kay Mayor Marcy Chodoro na siyang nag-provide ng facilities ng COVID patient. Ito, isang aircon, may higaan ka, may kwarto, may higaan, may CR. Ayan yung CR. Ito yung facilities. Ayan ang facilities. Ayan yung damit ko nakasampay. Ayan. Ito yung room ko. Itong room number ko. Ayan. Malinis ang facilities. Pero okay na. Pasalamat kami. Meron kami ganito sa Marikina. Marikina City. Na itinaguyod ng aming mahal na Mayor Marcy Chodoro. Salamat po sa mga tumutulong sa amin, sa pamilya ko. Salamat po sa mga taong nagbibigay ng dasal. Salamat po sa City Health Office, lalong-lalo na kay Doktora Amor, kay Doktora Angie Braganza, at sa mga kasamahan ko sa City Health Office. Sana pag dumapo ang sakit na COVID-19 sa bawat sa atin, maging matatag lang. Huwag magpapanghinaan ng loob. Dumapo ako na parang wala na kasi hirap na hirap na ako. Pero yung lagi kong naisip, ang mga apo ko na siya kung itataguyod. Kasi ang hirap, promise. Promise na dinanas ko sa COVID-19. Miski ako isang frontliner, walang magagawa. Ako ang nagdala sa pamilya ko. Wala akong magagawa kasi trabaho ko to. Kaya kailangan maging matatag tayo. Pasalamat sa mga nabibigay ng pagkain. Ayan. Bibigay ng pagkain. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam na yung Diyos na kayo ay tumulong sa pamilya ko. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Mahal namin, Mayor. Maraming pong salamat sa facilities na pinagamit niyo sa amin, lalong-lalo na sa mga anak mo sa Marikina. At pray na lang po natin na stop COVID na para hindi na nahihirapan ang mga tao. Maraming pong salamat. God bless po, mahal namin, Mayor.